Minamadali na ng Metro Manila Mayors ang COVID-19 vaccination sa National Capital Region upang maabot ang target na mabakunahan ang 70% ng eligible population bago pa matapos ang buwan ng Agosto. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos, sa ngayon ay bakunado na ng first dose ang nasa 75% ng eligible population ng NCR o katumbas ng mahigit 7.4 million na individual. Mula sa bilang na ito, kumpiyansa ang Metro Manila Mayors na maaabot ang target ng vaccination. Gayunman, ipinaliliwanag nito na may interval ang pagbabakuna kung saan kinakailangang hintayin ang ilang linggo o buwan bago makapagpabakuna ng second dose. Pinakamarami sa mga bakunado sa NCR ay mula sa A2 priority group o ang mga senior citizen. Napakaganda sa senior citizen, halos protektado po at sila lolo at lola sa Metro Manila. Yung pong first dose ay 92% ng lahat ng senior citizens ay bakunado at 78% no ng lahat ng lolo at lola ang dalawa na ang bakuna or sabihin na natin na completely protected, no? So napakagandang numbers na ito. Kasi po yung po ang naging strategy ng mga MMC o mga mayors at national government na unahin yung talagang sabihin na natin po pwedeng maapektuhan ng COVID at sila po madalas ang ospital. Samantala, kahit bakunado ang mayorya ng populasyon ng Metro Manila, ipinaliliwanag ni MMDA Chairman Abalos na mahalaga pa rin ang pagpapatupad ng granular lockdown upang makontrol ang hawahan ng COVID-19 at hindi mapuno ng mga pasyente ang mga ospital. Ito'y dahil maaari pa rin maihawa ng COVID ang mga bakunado at makakahalubilo pa rin ng marami ang mga hindi bakunado at wala pang proteksyon laban sa virus. Sana maunawaan ng tao dahil maski na tayo completely na bakunado, hindi natin maiiwasan talagang tatamaan pa rin, no? At ito'y napapakita sa ibang bansa. Ang problema, maski asymptomatic ka, baka makahawa ka. At baka mamaya mahawahan mo yung mga walang bakuna, kawawa naman sila. So yung po talaga iniiwasan natin. Ang ginagawa natin itong lockdown para more or less maano natin dahil napupuno ang ating mga ospital sa ngayon ng ating ICU. Bukod sa stable na supply ng mga bakuna, sa ngayon pagtutuunan rin ng Metro Manila Mayors ang pagpapalawak pa ng kanilang vaccination sites at pagpaparami ng manpower. Lalo't isinusulong na ngayon ang pagpapabakuna sa ibang mga LGU sa ilalim ng advokasyang We Vaccinate as One. Layo nito na mas mapabilis pa ang pagbabakuna sa target population, pero paglilinaw ng MMDA, prioridad muna sa ngayon na matapos ang pagbabakuna sa buong Metro Manila. Samantala, bagaman bumagal na ang reproduction rate ng COVID-19 sa NCR, hindi pa rin masabi ng MMDA kung irerekomenda na ng Metro Manila Mayors na luwagan ang quarantine restrictions sa general community quarantine pagsapit ng Setyembre. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.